mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Yung ating ano ngayon, ang ating episode ngayon ay isang paglalago mano ng ating block or ang ating series on the local government unit. At saka ano rin ho, ito ang for this season, no, for the second season. This is our last episode for this season na magkakasama kaming tatlo, dapat ho apat, sana makahabol si Carlo dahil yung kanyang connection lang medyo ano ho, mahina ano. And then next episode po, we will end the season 2 bago tayo pumasok sa season 3, no ho. Yung season 3 kasi natin ho ay ano na yan, tuloy-tuloy na tayo nan. Meron na tayong masasabi nating curriculum ano na susundan. At ngayon ho ay ito yung ating paglagom ng local government unit block natin. At syempre ho masaya kami na nandito ang aming explainer para mas maintindihan namin ang pag-uusapan namin. Si Manolo Quezon will introduce our summary of the local government unit block. Manolo, welcome. Thank you, Father. Well, ito na naman tayo sa barangay. Yung dating baryo na ginawang barangay ni Pangulong Marcos noong 1974. At sa kasulukuyan, meron na tayong 42,046 barangays. Ang mangyayari ngayon, dahil dito, ay magkakaroon na naman ng halalan. Pipili tayo ng punong barangay na siyang namumuno din sa Lupon Tagapapamayapa at sa Sangguniang barangay. Ang tinatawag natin mga barangay, kagawad. Ngayon, ang eleksyon na darating ay lilipat. Ibig sabihin, yung May 2020 barangay elections, dati nang nilipat sa December 5, 2022 dapat. Ngunit kakapirma lang ng Pangulo ng bagong batas na naglipat muli ng schedule ng halalan. So magiging last Monday of October 2023 ang halalan na dapat ginanap noong 2020 pa. In other words, 3-year extension para sa mga barangay officials natin. So, sa totoo lamang, sa lahat ng mga barangay elections na naganap mula noong 1982, siyam sa kanila ay naganap sa pecha na dapat mangyari at pito sa kanila ay nilipat. In other words, nagiging habit na rin ang paglipat ng barangay elections. And in fact, merong kaso sa Korte Suprema ngayon na nagko-question sa nagiging habit na ito. Sinasabi ng kaso sa Korte Suprema, meron ba talagang karapatan ang ating Kongreso na ilipat at i-reschedule ang mga eleksyon ng barangay dahil ang resulta nito ay ang pagpapahaba ng termino na dapat limitado. Sinasabi naman ng mga kongresista at mga senador na siyang naglilipat ng mga eleksyon na ito na kasama sa kanilang kapangyarihan ito. Hindi natin alam anong mangyayari. Ngunit sa talakayan natin sa araw na ito, pag-usapan natin ano ba ang dahilan kung bakit nililipat ang mga eleksyon at maganda ba ito para sa ating sistema ng pamamala. Pads? Okay. Salamat, Manolo. At yun na nga, di ba? Ngayon ko lang nalaman, siyam yung nangyaring halalan on schedule at pito ang na-postpone, ano? So talagang medyo, ako lang ang reaction ko, hindi ba siya ganun kahalaga na parang pwede tayong very arbitrary, di ba? Na, ano? Di, as tingin mo, Leloy? Hindi, naisip ko, Father, imagine mo kung anim na beses na natin na-reschedule ang national elections, masisiraan tayo lahat ng bait, sasabihin natin, diktador na. At meron na mga kumukubra ng kapangyarihan. Pero sa local, okay lang. Barangay lang naman yan. So kahit si Captain siya much longer, hindi naman magiging diktador yan si Cap kasi barangay captain lang. Pero bakit, bakit ganun, Manolo? Bakit may ganun klaseng disjunct? Obviously, well, hindi naman... merong dahilan at merong dahilan. Yung sinasabi nila, dahil mahal, magastos, yung palaging may panahon ng pangangailangan kung saan ang salapi ay pwedeng gamitin para sa ibang bagay. For example, dun sa dalawang rescheduling na naganap sa darating na barangay halalan, ang dahilan ay COVID na ang
pera at pondo na dapat gagamitin sana sa eleksyon, pwedeng gamitin para sa ayuda. Ngunit meron ding sinasabi na hidden agenda dito o yung parang practical na dahilan para sa mga pangulo at mga para sa mga kongresista at senador. At ito ay technically ang mga barangay ay dapat tinatawag na non-partisan. Wala silang pinipiling kampo o hindi sila pwedeng maging bahagi ng anumang partido. Yun ang nasa batas. Ngunit katulad nung natandaan niyo yung naging guest natin tungkol sa barangay, sabi niya, so totoo lamang, ito talaga ang sila ang foot soldiers ng sino mang politiko, mayor, governor, pangulo. At dahil dito, kung sa let's say sa pananaw ng isang pangulo, nakakatulong ang mga opisyal sa barangay o nakatulong sila, de ito yung in other words reward. Kapalit sa kanilang paglilingkod sa kandidatura. So yun ang siyempre, and in fact nagulat ako dahil yung naging guest natin, prangkahan naman inamin niya, ito naman talaga ang silbi namin. In fact, siya talagang sinasabi niya, in fact dapat tanggalin yung pagbabawal na maging miyembro kami ng mga partido kasi yun naman talaga ang ginagawa namin. So he's honest about it. So Lelo, yun ang talaga ang dahilan. Okay. I think yung isa pang dahilan, Manolo, is alam ng gobyerno na hindi aalma yung mga tao. Hindi nila obviously kayang gawin yun sa national government dahil magmumobilis yung mga tao, magagalit sila kung walang eleksyon at magstay on yung president dahil meron tayong trauma sa pagpostpone ng national election. Wala naman tayong trauma sa pagpostpone ng local election. Pero tama yun, Manolo. Meron din akong experience dyan. Hindi ko nasasabihin kung anong election, hindi ko sasabihin kung anong barangay. Pero nag-observe ako ng isang election dati. Pumunta ako sa barangay hall. Kausap ko yung barangay captain. Kasi dun sa barangay hall na yun, may mga pumipila. Tapos merong listahan si barangay captain. Tapos every time pumapasok yung mga tao sa barangay hall, lalabas si Cap, dadali niya sa isang meeting room yung citizen. Paglabas ng citizen din sa meeting room, nakangiti yung citizen. Sabi ko, ako naman, alam ko na kung nangyayari. Sabi ko, Cap, ano ba nangyayari dito? Si Cap ngumiti sa akin, sabi, Leloy naman, alam mo na kung ano nangyayari doon. Alam mo naman na kami lang ang milistahan galing sa COMELEC kung sino mga botante dito. So yun, so meron talaga nangyayari na mga ganyan. Mahirap naman. Wink, ganun. Oo. At kahit hindi naman ito ka-level nung guest natin, pero yung barangay captain eh, parang kulang na, mami na talaga siya sa akin kung ano nangyayari doon sa kwarto na yun sa barangay hall. Kasi pagkatapos nun, ang dami nakangiti. At pag nakangiti, alam na natin kung ano nangyayari. Parang sa kwento mo yan, Leloy, parang ang impression ko ngayon, hindi alam ng komunidad, number one, ang kapangyarihan ng barangay, di ba? Yung pwedeng magawa at dapat gawin ng barangay, di ba? On a positive note, di ba? Kasi pag mamusay si barangay captain, nadidevelop ang community, eh, di ba? At saka nadidevelop ang mga programa, no? Na talaga naman dapat barangay ang tumulong, sabi nga natin, foot soldiers, no? And yet on the other hand, dapat din malaman ng mga ng komunidad na posible rin magamit ang barangay sa dayaan. 'Di ba? Lalong-lalo na sa eleksyon. Lalong-lalo na 'yun ang ginagamit sa dayaan. Ayun ang ginagamit. Fans, siguro iba yung pananaw ko dito dahil sa akin depende sa sasabihin natin antas ng botante. Sa in other words, kung hindi ka may kaya, alam mo kung ano ang gawain ng barangay dahil talagang nakakapit ka sa barangay, kailangan mo ng ayuda, kailangan mo ng health service, kailangan mo ng kapayapaan sa kapaligiran mo. Ngunit kung may kaya ka, kaya mong mag-afford na wala kang pakialam sa barangay unless, di ba, may emergency. So ang nangyayari dito, katulad ng kinuwento ni Leloy, lalong-lalo na kung dahil sa kahirapan o pangangailangan, ang butante ay pwedeng sulan o binibenta niya ang kanyang boto, talagang kilala na rin niya ang
ang barangay. At doon parang nagkoconnect ang dalawang bagay, yung utang na loob sa mga serbisyo at ang transaksyon sa dayaan. Mm-hmm. So in other words, I think mas mulat tayo sa nangyayari. Yun ang mahirap tanggapin. Mulat ang karamihan sa atin. Ang mga tinatawag na alta, meron din silang pananagutan dito dahil binabaliwala nila ito. Barangay. Kaya nga sinasabi nila sa mga mayayaman na barangay, ang sa totoo lamang, ang butante sa mga mayayaman na barangay, hindi yung mga mayayaman, kahit malaki ang kanilang mga pamilya, kundi ang kanilang mga katulong. At ang dahilan at ang mga issue na binubutuhan ng kanilang mga katulong ay iba sa bagay na interesante dun sa mga amo. So I think yun ang kailangan natin tanggapin, na in many ways mulat ang karamihan sa nangyayari. At dahil dito, kailangan din natin pag-usapan ng medyo prangkahan ang ano ba ang pero resulta Manolo, nito. Meron akong tanong dun sa kamulatan na yun, ano? Mulat sila sa serbisyo ng barangay yon. Okay yon, 'di ba? Tama yon, lalo na sa ayuda. Pero mulat ba sila sa kapangyarihan nila para mapasunod yung barangay nila sa kanila, 'di ba? In other words, yun ang in other words, wala silang consciousness, diba? Na kung magsama-sama nila, actually kaya nilang durugin yung correct yung sistema na ano, 'di ba? Tama ka, Manolo, that applies both dun sa mga nag-i-engage sa barangay na hindi kayamanan at yung mga alta na hindi nag-i-engage sa barangay because ini-ignore nila yung capacity nila to change the barangay. Yeah. At napagtanto ko lang, no, yung mga alta nga, Manolo, na nabanggit mo, ang laki rin ng kasalanan nila dito because for many wealthy Filipinos, pinaprivatize sila yung barangay. So, kunwari, nakatira ka sa subdivision, ang ginagawa mong barangay effectively is yung homeowners association mo. Eh. Yes. Doon mo pinatatakbo yung local governance mo. Pumipili kayo ng security guard, inaalam nyo kung saan maglalagay ng gate, di ba? Gagawa kayo ng bazaar sa village nyo. That's interesting for me. That's also, in a way, civics. But it's a very privatized and very elite kind of civics. Nakikipag-usap ka nga sa kapitbahay mo, pero limitado yung kausap mo na kapitbahay dun sa mga mayayaman na kapitbahay mo rin. And challenge din sa mga nakatira sa gated community, how to not just engage that, not to turn that into their barangay, but to actually think about their real barangays as a site of governance as well. Oo, yeah. Totoo yan, lalo na ito yung nakaraang pandemya, di ba? Itong mga gated villages, tutulong sa barangay nila, di ba? Pero para sa kanila, project yon, di ba? Project ng Homeowners Association. Project ng Homeowners Association. Mm. Hindi ito bilang... Well, sabihin na natin, meron bilang miyembro ng barangay. Pero kitang-kita mo yung split personality, kumbaga, di ba? May split personality. Meron din phenomenon and I guess one day magkakaroon din tayo ng topic dito. Kasi sa politika sa Amerika, meron tinatawag na gerrymandering, na ang isang distrito, kung ang border ng distrito, kinakalikot ng mga politiko para sakop ang mga botante nila at hindi kasama ang mga botante yung boboto sa kabila. Ngayon, sa ating mga barangay, napapansin ko, lalo na sa Kamaynilaan, may mga barangay na ang sakop ng barangay, village. Mm-hmm. Kaya yes. Lalo na titingnan natin sa Makati o Quezon City o mga ibang lugar na ganun. So ang nangyayari, ubod ng kayamanan, ang yaman-yaman ng mga village na ganun. At doon medyo talagang artificial, Leloy, kasi ang sakop ng village, yung mga may kaya at konting mga lugar na ano, kaya lang talagang parang artificial island talaga. At ibang mga barangay naman, talagang mahirap dahil ang sakop lang nila ang mga lugar ng mga mahihirap. So parang may double underlining nangyayari. So mas dense yun, no? Mas maraming botante yun usually, Manolo. Yes. Kasi yung mga gerrymander na effectively private barangay na
wala lang pinagkaiba yung homeowners association at barangay. Konti lang actually yung mga botante niyan. So, yung serbisyo mas madaling iabot dahil konti lang yung lumalapit sa barangay. So, that's another level of unfairness or that's yes. a problem to look into. Yeah, yeah. So, ngayon, anong ano, sa inyong palagay, anong impact nitong latest postponement, di ba? Well, sa totoo lamang, parang gantimpala ito sa mga nakaupo sa pwesto. Dahil isipin natin kung 2020 pa dapat ginanap yung election. And ngayon sa latest rescheduling 2023 na siya, nagkaroon ka ng 3-year extension. In other words, dumoble ang termino mo. Wala ka nang ginawa. So malaking gantimpala ito. At dapat isipin natin na malamang sinadya ito. Ngayon, of course, totoo rin na kung talagang walang kwenta ang nakaupo, lalo na sa maliit na komunidad, mas madaling tumbahin yon. Unless, di ba, meron silang, gagamit sila ng dahas. Minsan, kahit magkalat ka ng pera, hindi pa rin kayang suhulan lahat ng mga butante kung walang kwenta talaga yung namumuno. So, in that sense, ang mahalaga dito, may chance pa rin na mag-iba ang management dun sa barangay. But katulad ng binanggit nyo, Fads, ang mensahe dito, ang basic foundation ng ating demokrasya, siya pa ang puro exempted sa mga basic na mga rules, di ba? Oo, and in that sense, napaka-negatibong ehemplo ito para sa karaniwang tao. At saka, di ba, alam mo, of course, pinag-uusapan ko dito mga development work, di ba, ng mga NGOs. Kasi epektibong programa, kung wala kang on-ground connection, di ba, ang ano, hindi nabibigay yung serbisyong dapat maibigay, di ba? So para sa akin, sayang yung network ng barangay kasi sila talaga yung on-ground eh. Di ba? Sabi nga natin, di ba, in previous episodes natin, lalo na itong yung nakaraan natin about si Councilor Ali at si Board Member Kirby, di ba? Nakita natin para sa kanila mahalaga yung konteksto ng on-ground eh, di ba? Yung babalik-balikan mo first yung mga founder unang tikim. Di ba? Oo, so for me kasama na rin dito, Fads, nawalan ng buwelo ang ating sistema ng pamamahala. Dahil, di ba binabanggit nyo dati pa, nung papasok tayo dun sa pambansang halalan, na mahalaga yung halalan na ginanap dahil naganap ito sa gitna ng pandemya. Mm-hmm. At dito magkakaroon ng paraan ang pagkakataon ng mga butante na husgaan ang kanilang mga pinuno at piliin kung saan ba dapat patungo ang ating lipunan at bansa. Correct. Biglang naudlot ito kasi pagkatapos ng national, dapat ang sumunod yung barangay. But dalawang beses na ito naudlot? So, bare, parang lilipas na rin ang emosyon, ang natutunan natin, ang pakikipagdamayan natin sa isa't isa kung paano ba natin ayusin ang mga pagkukulang na nakikita natin sa ating kapaligiran, biglang naudlot lahat ito. And then parang mas madaling bumalik sa lumang patakaran, lumang sistema, lumang pananaw dahil lumipas na eh yung tumutulak sa atin na baguhin ang ating mga sistema. Oo. Baka kasama yan sa ano, no? Sa psychological ano. Nee, maganda yung punto na yun, ha? Naudlot eh, di ba? Kaya, pero talagang ano, na sabi nga sa Tagalog, nakakapanlumo na ganun-ganun yung ability to postpone the elections, ano? Tsaka parang, ano, no? Wala kang nakitang healthy democratic discussion eh. Ako at least, wala akong narinig, ha? Na nabalitaan lang, may mga nag-object, pero walang, and I think ito isa to sa mga laging favorite ano to, 'di ba, Manolo? Favorite Manolo, pero ano, ang champion natin dito si Leloy.
yung healthy debate, 'di ba? That's central to democracy, 'di ba? Itong issue na to is dapat dinibate man lang, 'di ba? Sana napag-usapan man lang at nabigyan ng pagkakataon na talagang masuri yung dahilan for or against a postponement, no? I don't know kung merong equivalent word sa Tagalog or phrase, pero yung sa Pranses, 'di ba, yung fait accompli, yung ganun, ginawa na lang, hindi na napag-usapan. Mas harsh pa nga ata siguro yung lutong bakaw, kasi yung lutong bakaw parang pinag-iisipan mo, pinaplano mo, tapos may plotting involved, tapos luto na yung labanan. Ito parang halos hindi mo lang gaano pinansin, pinabayaan mo lang ginawa mo ng konti, you didn't draw attention to it, tapos kinalimutan mo na lang. Feta complete. Well, in fairness, pagdating sa mga pangulo, talagang upfront sila. Sinabi nila, postpone natin ito at maraming dahilan. Ang mga kongresista, upfront din sila. And in fact, ang problema, dahil wala sa akin pananaw, wala masyadong debate kasi walang gusto na galitin nila yung mga barangay, di ba? Mm-hmm. Lahat ng mga nasa itaas, dependent sila sa mga barangay officials. Eh. So walang gusto magsabi na, ay, hindi, i-clean na lang natin yung termino nila. Doon natin makikita yung kakulangan natin pagdating sa civil society. Dati, maingay yun. Correct. Silang talaga magle-letter writing brigade, magmamarcha o ano. Ngayon, doon natin makikita na parang pagod na, konti na lang, nawalan na ng galit o asim, hindi ba? So, yun ang yung palaging pinag-uusapan ni Leloy at niyo ni Fads na kailangan lahat involved eh, kasi doon lang nagkakaroon ng parang tutulak ng to go beyond the status quo. Yeah. Kung iwanan doon sa mga professionals, eh syempre mas madali yung maayos yung pinag-uusapan, na wala masyadong mag-iiba. Alam mo, ito rin yung kahalagahan ng local government officials sa barangay. Number one. Number two, ito rin yung kahalagahan ng DILG. Mm. All local government units. Kasi ako, I work in Diocese of Novaliches. No? Yun ang aking home diocese. Dalawa ang aming napaka-unique namin sa Metro Manila. Eh. Isang diocese kami, pero meron kaming sa Caloocan, meron kaming parokya sa Quezon City. Of course, ang nakakatawa doon kasi may Diocese of Caloocan. Mm. Di ba? So, anyway, kitang-kita namin na pag si Mayor very supportive sa barangay, buhay ang barangay. At saka yung respeto na pagpapasok ko sa isang komunidad, kakausapin mo si Cap. Di ba? Nasa Mayor din yan eh. Palagay ko, di ba? Number one, nasa Mayor din yan. Tapos, merong isang programa ang simbahan tsaka DILG na sinimulan noon pa, no? Hindi ko na lang babanggitin kung sino nagsimula para hindi makulayan, 'di ba? Ang tawag doon ubas. Ugnayan ng barangay at simbahan. Parang local, very localized yung kamusta ba ang food security, etc. and very effective, no? Pero ngayon, si Father, simbahan naman talaga, local din naman. Local din eh, parokya rin eh. Oo. Simbahan. Oo. And in fact, 'di ba, yun din ang usapan namin sa diocese. Eh. Lahat ng programa dapat malapit sa bituka. Hindi tayo pwedeng nag-uusap-usap lang tayo sa meeting ng mga diocese level. Kailangan nakaugat sa komunidad. Eh. That's why 'di ba sa simbahan ang pinalalakas ulit ngayon kasi medyo parang hindi malakas naman siya, no? Pero kailangan mas maging even yung pag-implement, yung BEC. Yung basic ecclesial community sa katumbas ng actually iba doon maliit pa sa barangay eh, 'di ba? Pero nung pinag-uusapan lately yung ubas, ang sabi ng DILG, hindi siya priority. And you know, pag sinabi mong hindi priority, ibig sabihin na walang budget, 'di ba? Pagkaano. So for me, sayang yung oportunidad talaga, 'di ba? Na ngayon hindi mo naman pwede lang basta iwan sa mayor kasi
after a while, ang DILG rin, dapat sila yung nag-aalam. May undersecretary nga, di ba? Yung kausap na undersecretary for barangay affairs, eh, di ba? So for me, leadership on the local level is very important para mapalakas yung barangay, no? And nakita ko ng mga mayor na pinapalakas nila yung barangay, hindi primarily, let me emphasize that, hindi primarily para magkaboto, kundi palakasin yung mga programa ng barangay. Kasi yun talaga yung channels of delivery, eh, di ba, ng services, di ba? Kasi di ba, pag lahat ng mga, alam mo, yung mga ayuda, si barangay ang mag-ano, di ba? Si barangay, sabi mga Leloy, si barangay ang may listahan, di ba, kung sino yun. Oh. So yun lang ang sayang, well, for me. Father, technically, hindi dapat nakukuha ng barangay yun. Comelec list ata. Yung nakita ko sa barangay na yun, pero we never know. Oo. So sayang lang for me. At saka, Manolo, historically, di ba? And Leloy din, di ba? Ito talaga yung pinagmula ng ating experience of governance, di ba? Very localized, eh. Di ba? But fans, dito na din pumapasok yung parang development ng ating mga komunidad. Because tandaan niyo na pag-usapan natin dati, lahat tayo bahagi tayo ng iba't ibang komunidad. Meron tayong komunidad ng pananampalataya, meron tayong komunidad ng pinag-aralan natin, komunidad ng lengguwahe natin. 'Di ba? Ang daming angkan, 'di ba? Komunidad din 'yon. And then ang problema sa lahat ng mga ito, merong may hawak sa atin kaysa sa iba. Isipin lang natin yung isang halimbawa na nabanggit yata ni Leloy o ni Carlo. Kung nakatira ako sa Barangay A, ngunit ang trabaho ko na sa Barangay B, at buong araw ko nagko-commute ako papunta sa Barangay B, at ano man ba talaga ang hawak sa akin ng aking barangay kahit doon ako natutulog gabi-gabi? Di ba? Parang ang buhay ko nandun pa sa kabila, eh. Katulad din yung ugali ng marami sa ating mga kababayan na umuwi pa tayo sa ating probinsya o sa bayan na pinanggalingan natin para bumoto. So in other words, kahit doon sa barangay natin, hindi tayo botante talaga doon. So ang pagkukulang sa debate na binanggit niyo, Father, baka pruweba ito na ang ating mga sariling, ang barangay ng ating puso o barangay ng ating nasanayan ay nasa ibang lokalidad. Hindi ba? At hindi pa ito nabibigyan ng atensyon at solusyon. Okay. Dahil in other words, ang ibig sabihin nun, ang natitira na butante sa barangay mismo, baka isang klase ng citizen. At syempre, sila ang bibigyan ng atensyon at panahon ng mga namumuno kasi yun ang mga bumoboto. Kaya rin naman na-alienate ang ibang klase mga residente. Yung issue dito ay kung ano yung nakakasanayan natin bilang mga individual, mga botante, nakakasanayan ba natin bumoto para sa barangay? Nakakasanayan ba natin umuwi sa barangay natin at makilahok doon? Bilang national government, nakakasanayan ba natin mag-postpone ng barangay election kung gusto natin? Bilang mga barangay officials, nakakasanayan ba natin na humingi ng gantimpala galing sa national pag panahon ng election? So, it's a matter, sa English, it's a matter of precedent. It's one precedent after another that creates stasis dun sa barangay. And in order to break itong mga nakasanayan na to, mahirap siya, pero it's a cultural break na kailangan. And yung cultural break, nagsisimula dun sa pagpapahalaga ng barangay bilang isang institusyon ng gobyerno na dapat pinag-iisipan natin at kinakausap natin. At yun nga, di ba? Pagpapahalaga hindi lamang ng national government, ng mayor or DILG, pero yung komunidad mismo, no? Pagpapahalaga sa komunidad mismo. So, and I think, balik tayo doon sa napag-usapan natin. Ito, ang may favorite noon, Manolo, si Carlo. Si Carlo, oo. Hindi kilala yung kaming dalawa. Actually, hindi namin kilala yung mga local officials, di ba? Kasi ang trabaho mo nasa ibang lugar, di ba?
Well, hindi dun sa tinitiran mo. So yun yung ano dun, no? Yun yung medyo kailangan mapag-isipan, di ba? Kaya walang stake eh. Walang stake, kumbaga. I guess, Father, na kung sorry. Lalo na rin sa aming mga OFW, mas lalo kaming nawawalan ng stake sa local governance eh. Pero sa tingin ko, kahit kami dapat pakilahok sa local governance kasi, well, one, marami sa aming move eh. Marami sa aming nagpapadala ng pera into specific barangays. Marami sa amin nagpapatayo ng bahay, may mga inuhulugan dun sa mga barangay na yun, and yet disempowered kami from those conversations. So, meron ding bahagi ng gobyerno na, in a way, dinidelegitimize yung local government dahil pinapayagan yung OFW bumoto para sa national position, pero hindi kami pwedeng bumoto para sa mga local position. Pero ano mo, Leloy, balikan ko lang yung isang nabanggit ni, ano, flowing from yung sinabi mo, 'di ba, yung walang boses, walang conversation. Yung sinabi rin ni Manolo na kasi humina din ang NGO community eh. Yes. Sana ang parallel sana that could possibly engage the barangay is the local NGO communities then. And siguro at this point let me classify a parish as an NGO community, no? I'm not sure kung matutuwa sa akin yung mga kapwa ko, pare, but 'di ba? Kailangan may parallel siguro na structure on the localized level na i-engage yung iba't ibang institusyon sa komunidad, 'di ba? Kasi ano yan eh, at the end of the day, you cannot get more basic than kumbaga sa ano natin, 'di ba? Sa kasi lately nabasa ko isang post sa social media ni Pope Francis, no? Yung statement ni Pope Francis that kailangan protektahan ng pamilya kasi siya yung pinaka-basic na unit ng simbahan, di ba? Ito parang, let's transpose this sa gobyerno. Kailangan protektahan ng barangay kasi ito yung pinaka-basic na unit ng pamahalaan, di ba? Ganun siya kahalaga. Di ba? Kung pag-iisipan natin pamilya at barangay, yun, di ba? Yun na yun, di ba? So, meron na akong pahabol doon, Fats, because kasama na rin sa ating sistema ng pamamahala, ang kahalagaan ng salapi. And let's not forget na sa taong ito, nagsimula yung tinatawag na Mandanas ruling, kung saan mas aabot sa mga lokal na pamahalaan ang buwis na kinukolekta ng pambansang pamahalaan. Ibig sabihin nito, dahil dapat nung ngayong Disyembre, magwawakas ang termino ng mga barangay chairman. Ang extension na binigay sa kanila na halos isa pang taon, ibig sabihin sila ang unang talagang magbe-benefit sa pagtaas sa Mandanas ruling. So, doon natin makikita na parang gantipala na rin ito sa kanila. Mm-hmm. Pangalawa, meron ding proposal panahon pa nung halalan na ibahin ang termino ng mga barangay from 3 years to 5 years. Ang magiging limitasyon lang, twice lang pwedeng mahalal ang, kasi ngayon parang walang limit, di ba? Mm-hmm. But ang ibig sabihin nito, ang maximum ng pinaka-basic pa rin, kunyari mahalal ka ng 2 beses, 10 taon, ang maximum ng isang kongresista, ng isang mayor, 9 taon. Mm-hmm. Di ba? Pangulo, 6 taon. So, kailangan din natin tingnan bakit may hindi magkatugma ang mga termino at bakit ito ang mga nagiging proposals at yun nga, walang masyadong pag-uusap tungkol dito kung bakit ba. Ang dahilan, for example, nung dating executive secretary na ngayon na bumitiw sa pwesto, sabi niya, kaysa na palit tayo ng palit ng petsa ng eleksyon para ma-accommodate ang mga barangay, ibahin na lang natin yung termino. In other words, bakit pa tayo nagbobolahan dito? But sa akin, parang mali yung ganung pananaw eh. Sa akin lamang, Fads, na parang, teka, ibalik natin sa dapat pag-usapan na ano ba talaga dapat yung term at dapat ba talagang moving target ang termino na ito? Thus, doon natin pwede pag-usapan. Baka dapat nga mas mahaba o mas maikli ang termino and all of that. Yes. Leloy, may sasabihin ka, Leloy? Wala.
Ah, okay. Go ahead, muna kay Father. Oh, hindi, ano lang, talagang ano eh, kasi parang sa iba't ibang mga kwento at even arguments na pinag-usapan natin itong nakaraang mga, ano ba, almost more than half an hour, parang ang tunod dulo is dalawa, di ba? Hindi ganun mahalaga yung barangay sa pananaw ng institusyon ng gobyerno, no? And then, yun na nga, how much of it is really politics, di ba? In the sense na deliver the votes, then I will take care of you, no? So, malungkot, nakakalungkot lang kasi ang ating trabaho dito is civic show tayo, di ba? And saan ba mag-engage sa mga bata? Hindi naman sila tutuloy sa office ni mayor, hindi naman sila tutuloy sa konseho kaagad or sa Malacanang, barangay hall, di ba? If you talk about civics in terms of taking part in governance, barangay, ang ganda sanang para tool ng barangay as teaching our young people to understand their civic duties, no, and civic rights, di ba? So yun lang, yung nakakalungkot. In a way, yan din ang classroom ng ating politika, both literally and figuratively, kasi yung mga schools, every time may mga lesson sila sa civica, kung kailangan mag-invite ng teacher ng tao magsasalita galing sa gobyerno, ang una actually niyang pwedeng lapitan ay si Kap. Pwede ba kayo magsalita sa class ko? Ipaliwanan niyo yung Tapos, yung mga estudyante rin themselves, kung gusto mag-field trip sa isang government office, makita paano gumagalaw ang gobyerno, mahirap naman nadalhin sila sa Pasay para tignan yung Senado, mahirap nadalhin sa Malacanang, pwede mag-field trip to, pero mahirap yun. Lalo na kung hindi ka nasa Maynila. Ang unang-una mo pa rin pundan ay yung barangay, kasi kahit far-flung province ng Pilipinas, kahit maliit na barrio sa Pilipinas, meron niyang barangay hall at merong gobyerno doon. Yun talaga nagko-concretize ng gobyerno para doon sa mga tao na wala sa mga metropolitan areas. Ito pa siguro fads yung kailangan pag-isipan, di ba? Napakadali for a Manileño or a Cebuano or a Davaoeño to say na hindi importante ang barangay dahil nakikita ko naman yung other levels ng government eh. Kasi makapal yung infrastructure ng government sa urban areas eh. Pero sa non-urban areas, correct, hindi mo basta pwedeng sabihin kasi yung gobyerno mo, yung pinakamadali mo ma-access na gobyerno, barangay talaga. Correct. Oo, oo. And dito, Fad, siguro yung palaging panawagan nyo na kailangan natin ng pagninilay. Siguro dapat magsimula ang pagninilay sa topic na ito sa isang tanong. Butante ka ba? At kung butante ka ba sa barangay mo? Barangay mo. Kung saan ka naninirahan? Unang-una. Pangalawa, kung butante ka sa barangay mo, kilala mo ba kung sino ang mga opisyales ng iyong barangay? Simula kay barangay chairman at sino din ang mga kagawad? At pangatlo, ano ang naging eksperyensya mo sa mga gawain ng iyong barangay? Peace and order, ayuda, health. At doon natin makikita, meron tayong na-move na deadline to October 2023. May panahon na tayong lahat. May sapat na panahon tayong lahat para, yes. At huwag natin aksayayin yung panahon na yun. Asuking panahon hindi ma-postpone ulit. Yes. Aba kayo na isa natin pwedeng tutukan dito sa ating ano, 'di ba, na from time to time babalikan natin ang usapang barangay, 'di ba? Oh. So, pero tama ka nga Manolo, sa ilang beses na postpone tong election na to kahit wala ka nang palusot. Kasi ilang taon mo na pwedeng usisain ang ginagawa ni Cap at magpasya kung gusto mo ba talaga siya bilang kapitan. Baka maganda nga, baka nga ano, we can turn this into a blessing, di ba, na talagang pwedeng mabuild yung sense of civic duty, no? Again, we go back to that, yung civic duty natin na makilahok sa pagpapatakbo ng gobyerno. And yung barangay ang ating entry point, di ba? Yan yung pinaka ano. Siguro no, kaya nga siguro para sa ating mga kaproyekto, kaya nga binigyan natin pansin to dito sa ating final discussion, 'di ba, on this block on local government. Kasi nga talagang ang local government ang kumbaga yan ng ano eh, yan ang simula eh, yung barangay pataas, 'di ba? Narinig natin sila Councilor Ali, si Board Member Kirby, sila mismo sinasabi, 'di ba? Talagang kailangan
para malaman mo yung konteksto ng ginagawa mo, kailangan bumalik ka sa doon sa community, di ba? Na, di ba, may mga example pa sila na kung ano yung applicable dito, hindi necessarily applicable doon sa kabila, di ba? So, yes. So, yun. And then also, of course, yung guest natin, the LG Undersecretary, di ba, for Barangay Affairs, remember yung kwento niya na kailangan ano, i-organize niya yung community, di ba, para makakilos, di ba? Tapos parang, di ba, sa kwento nga nila, sariling sikap sila, di ba, bago dumating ang tulong from the city government. So makikita natin na yung potential, di ba? Potential at kahalagahan, di ba? And of course, when you look at yung mga galing pook awards, di ba? Yung sinayad nila example, Disciplina Village. Alam mo, nung dumalaw ako sa Disciplina Village, ang naglibot sa amin yung barangay captain. Barangay. Oo. Yung barangay captain ang naglibot sa amin at kinuwento niya lahat ng ano. At hindi lang yon, ha? Hindi lang yung patakaran ng village, ng Disciplina Village, pero kinuwento niya yung kwento ng village at kung paano nag-evolve yung village na yon. So ano, father, parang ano rin siya, parang town, not just barangay captain, town historian pa siya, local. Oh, yes. Oh, Leloy. Yes. Kung, sorry ah, kung mahusay si Cap, di ba? Kung mahusay. Kasi di ba, at the end of the day, ako, ano eh, di ba? Kahit kaming mga pare, halimbawa, kami naman, ang connection namin sa tao because of storytelling eh. That, in a sense, we are the storytellers also of the faith, ano? Sana tama lang yung kwento namin, di ba? Pagka ano. But, di ba, tama, ano, historian Leloy eh. Historian at ano, di ba, na, ay nako, sayang, ito yung mga favorite topic ni Carlo, di ba? Yung mga kwentong barbero, di ba? Tuwan-tuwa si Carlo sa ganyan, yung kwentong barbero, kasi nung araw daw, yung kwentuhan sa barberya, dyan nagdi-discuss na mga issues, di ba, ng komunidad. Ang ganda sana kung mabalik yun, ano? Well, of course, para tayong we're living in the past na, pero, for me, andyan yung institusyon eh. So, how do we make this institution relevant again? Ako, I think yun yung challenge. Diba, sa akin, if you start, kung gawin mo yung pagninilay mo, in a sense, in public, kunyari sa social media mo, yung mga, alam mo, pinag-isipan ko, question A, question B, dun magsisimula ang pagbabalik ng sense of community eh. Dahil kahit yung interactions natin nag-iiba na rin eh. Yung iba hindi na bahagi ng mga clubs or alumni associations, yung iba hindi na bahagi ng parokya o iba. So naghahanap tayo ng ibang paraan paano tayo magko-connect. At lalo-lalo na mag-connect sa malalim at masustansyang paraan. Oo, yeah. And then also madagdag ko lang pala, ang daming lalo na sa mga may negosyo o may mga, halimbawa, kahit mga doktor, opisina lang, sa barangay lahat nagsisimula yan. Ha? Mga permit, mga ano, mga clearances. Bago ka dumating sa City Hall, sa barangay ka muna dadaan, di ba? So yun ang, kasi siguro kung yung residente lamang ng isang lugar, hindi nila nararanasan yung bahagi na yan, di ba? Pero yung mga may mga negosyo, kahit gaano kaliit, sa barangay lahat dumadaan yan eh. Bago pumanik sa business permit, di ba? For example, dadaan yan sa barangay, di ba? So ganun, ano talaga eh, yung potential nandyan, di ba? Na, ano ba, let's say Leloy, sa Amerika, anong equivalent nun? Yung sa iyong karanasan? Sa amin, father, city, usually. Lalo na kung maliit yung city kasi iniisip ng mga tao na malalaki yung mga city sa US eh. Actually hindi kasi kunwari sinabi mo Los Angeles, iniisip nila yung pinakamalaking Los Angeles, pero mas maliit yung actual city kaysa dun sa county of Los Angeles. Ako for example lang yung city of Berkeley for example, kung saan ako nakatira, hindi siya ganun kalaking city. So kahapon may kumatok sa pinto ko, sabi niya I work for the city, nakabisikleta siya at ang tanong niya sa akin, pwede ba akong magtanim ng puno dito sa harap ng bahay mo? Sabi ko, sure, pwede ka magtanim. Tapos sabi niya, kaya kita kinakausap dahil gusto namin involved kayong lahat
bilang komunidad doon sa ginagawa ng mga city. In fact, ngayon na pumayag ka na magtanim ako ng puno sa harap ng bahay mo, tatawagan kita bukas at pag-uusapan natin kung anong puno ba yung gusto mong itanim sa harap ng bahay mo. Para at tapos kakausapin mo rin, pwede mo rin kausapin yung mga kapitbahay mo, pwede kayong mag-coordinate ano bang puno yung gusto niyong itanim doon sa harap ng mga bahay niyo. So napakagandang moment wherein yung city official na nagbabike lang siya, nakausap ko siya, nakausap ko rin yung kapitbahay ko, at napag-usapan namin ano bang klaseng puno yung gusto namin makita sa street namin. Yung mga ganyang klaseng bagay sa tingin ko sa Pilipinas ang equivalent. Kaya parang, yun eh, o kaya yun, di ba? Beautiful moment. Oo, kaya yun, di ba? So, kayang-kaya yun talaga, di ba? Ano, ang gandang kwento niya na sana nga may mga kagawad or Kapitan Del Barrio na kaya diba, Kapitan Del Barrio pa yung ginagawa, mga barangay captain. Ang, madali lang yan. Actually, good project yan, Father. No? Can you correct. Pwede ba magtanim na, boss, pwede magtanim ng puno sa harap ng bahay nyo? Tapos sabi niya, actually, technically, hindi ko, sabi pa niya sa akin, technically, itong curb na to, city property, ano to, kontrolado ng city ito. Hindi ko kailangan humingi. Tinanong ko, so, technically, hindi mo kailangan humingi ng paalam galing sa akin. Sabi niya, hindi. Pero ang punto nito, mag-usap tayo. Ano bang gusto natin maging itsura nitong komunidad natin? Hindi kami basta-basta. Doon natin makikita, ibang-iba pa rin ang pananaw ng ating pamamahala. Kung babalikan natin yung naging guest natin, di ba meron silang proyekto para sa mga barangay, taniman. Kaya lang nakamandato na kung ano yung itatanim. Kailangan pare-pareho lahat sa bansa. Hindi ba? Binanggit niya yon. Kailangan, if I'm correct, kawayan ang plant of the season. Manolo, wag ka na eh. Mga bakod lang, kailangan lahat pink and blue. Bakod, kailangan green and blue. Di ba? Wag ka na magtanim. Bakod, pintura na lang ng bakod. Dapat pare-pareho. Di ba? So I guess yun din, parang pwede nga matutunan ng mga barangay officials natin, di ba? Yung mga community projects, madali lang naman magtanong eh. At actually, yung inaliwanag din sa akin nung nagbibisikleta, kaya kita tinatanong, sabi niya, the reason why I'm asking you is because I want buy-in from you. Kasi sabi niya, kung hindi kita tinanong at hindi kita in-involve, eh di wala kang stake dun sa proyekto. Wala kang pakialam, hindi mo ako tutulungan kung magtatanim na ako dito sa Nobyembre. Eh ngayon na alam ko na yung puno, alam ko yung magiging itsura niya. Pag nakita ko siya dito sa Nobyembre, tanim na kami mga kapitbahay ko, katuwang ng city namin. So yung involvement is actually yung invitation to be involved, napaka-special nun kasi ginaganahan din yung taong bayan. Oo. So ano talaga, no? Pananaw ng governance eh. Paano ba ang pagpapatakbo ng pamahalaan, di ba, na... Ito yan, napaka-simple, Leloy, pero yan ang participatory, di ba? So, okay, closing, bago tayo magpaala, meron ba mga huling habilin o mga huling ano? Kasi, pag nakita nila kayo, ano na tayo, nasa season 3 na tayo eh. So, sa akin lang, fans, dun, nagwawakas tayo kung saan tayo nagsimula, sa pinaka-basic. Mm-mm. At ang lahat ng mga nakikita natin sa ating kapaligiran, may dahilan yon. Kung titingnan natin kung ano yung dahilan, merong maganda at pangit na dahilan. Meron tayong pagkakataon dahil, let's say, aminin natin na para sa convenience ng mga ibang namamahala ngayon, ang pagpili ng petsa ng eleksyon. But pwede natin gamitin ito upang pag-isipan at pag-usapan kung ano ba ang nais natin na mangyari sa ating barangay. Mm-hmm. At sa pagsisimula na yon, doon tayo magkakaroon ng doon natin malalaman ang totoong kapangyarihan natin bilang hindi lang butante, kundi miyembro ng komunidad. Yeah, nice. Thank you, Manolo. Leloy? Ako rin, yun nga yung training ground, yung barangay. Doon natututo ang ating mga local government officials initially dahil ito yung pinaka-position na pinakamadali kang ma-elect. And from there, tumataas hopefully yung position nila as pinapatunayan nila yung sarili nila. So training ground siya for public officials. Pero training ground din yun para sa atin bilang mga botante, bilang mga mamamayan, kung paano makitungo sa mga sa gobyerno. So, challenge, bago mo subukan kausapin si mayor, subukan mo munang kausapin si CAP.
bago mo subukan gumawa ng tumulong sa isang citywide project, try mo munang tumulong sa isang barangay project and see if you can scale up that knowledge. It's all about scaling up, and it's all about yung desire natin, yung decision natin to set a precedent na hindi dapat ini-ignore yung barangay. At pag nagsimula tayo doon, hopefully slowly magbabago yung culture na ini-ignore ang local governance. Correct. Ako naman gusto ko lang parang paglago man, no? Kung yung first season siguro sa ating mga proyekto, pinag-usapan natin yung darating na eleksyon at nagbigay tayo ng mga episodes na sana nakatulong sa paghalal natin ng ating mga opisyal. At kung tama naman yung timing natin, talagang tinaiming natin na matatapos si first season around election time, di ba? Hindi lang natin lang maka-cancel ulit. Yun lang nga, di ba? No? Yung pangalawang season naman, dahil nga nagtatatag ng bagong gobyerno, kaya pinag-usapan natin ibang-ibang sangay ng gobyerno. No? Kaya ngayon, ang pagpasok natin sa third season, hopefully, natuto tayo sa season 1 and season 2. Kasi papasukin na natin eh, ano ba yung iba't ibang larangan ng sibika natin, di ba? Yun ang pag-uusapan natin. At hindi lang iba't ibang larangan, kundi sa pag-unawa ko, moving forward, di ba? Pati yung mga sisimulan natin sa mga kabataan, ano ba yung ating magiging mga pag-unsad natin sa pagiging bahagi ano ng ating ng civic duties, no? Kaya sana maraming natutunan sila sa dalawang two seasons. And itong next episode, transition lang, wala si Manolo at si Carlo at si Lelo doon sa next episode. Kakausapin naman natin yung mga tao na kumbaga ano, ito yung ating mga gumagamit nitong ating mga pinag-uusapan, di ba? Yung sa on ground, ano ba ang impact ng civics education sa iba't ibang sangay ng ating lipunan. So again, maraming salamat Leloy, maraming salamat Manolo and si Carlo, wala, salamat. At sana ay patuloy nyo kaming sundan as we go into the third season. Next week ko, meron tayong new episode. So maraming salamat. Ito po ang Proyekto Pilipino.